Magandang araw mga ka-channel. Ang content natin ngayon ay kung paano maglagay ng pirma o yung tinatawag nilang e-signature sa Microsoft Excel at saka sa Microsoft Word. Tinuro ko siya mga ka-channel kasi nung dati nahihirapan din ako maglagay ng pirma sa Microsoft Excel kasi may mga ginagawa akong files na sinesend ko online na kailangan ng pirma. Nahirapan ako mga ka-channel. Kaya nung natutunan ko siya, tinuro ko na rin siya. Kasi alam ko, minsan kailangan natin, minsan na, mas lalo na minsan sa mga application online, kailangan ng pirma natin kahit e-signature lang. So, yun po yung video ko ngayon mga ka-channel. Pero kung napadpad ka lang sa channel ko mga ka-channel, paklik naman po ako ng like dyan sa baba. Paklik na rin ako ng subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong video. Ang mga video ko sa YouTube channel na to mga ka-channel is mga tutorial o yung mga bagay na pagka nanood ka ay may matutunan ka kahit konti. So yun yung video natin ngayon mga ka-channel. Simulan na natin yung ating video. So ayun, nandito tayo mga ka-channel sa ating computer. Ipapakita ko po sa inyo kung paano natin siya gagawin. So ang una natin gagawin mga ka-channel is siyempre kailangan yung pumirma ng ganito. Nakikita nyo ito mga ka-channel. Kailangan yung pumirma sa blank na papel. Tapos pagkatapos nun, picturean nyo para ma-attach nyo doon sa inyong kung saan yung mga files i-attach yung pirma mo. Kailangan mong picturean sa isang blank na papel. Tapos para ma-attach mo doon kung saan mo siya gustong i-attach. So yan yung sa akin mga ka-channel. Ito pinicturean ko tapos i-attach natin siya. So magbukas lang tayo ng Excel. And then nagbubukas na. And then nandito na tayo mga ka-channel. Tapos buksan natin tong blank workbook. And then for example mga ka-channel, may pangalan ka dito. Tapos i-attach mo yung pirma mo. Mag-type ka muna pangalan mo dito. And then yan. Halimbawa, dyan mo i-attach yung sign mo. Mamaya papakita ko sa inyo. So, maglagay ka muna pangalan mo. And then, medyo lagay natin ang konti. Palagay natin na ganyan. Yan. Dito mo i-attach yung sign mo, mga ka-channel. So, ang gagawin natin is ganito lang. Pupunta tayo dito sa insert. And then, nakikita niyo itong picture, mga ka-channel. I-click natin to. And then, titingnan niyo mga ka-channel kung saan sinib yung inyong pirma. Yung sa akin kasi nandito pa sa download. So, ito yon. And then, insert. And then, ito yung sign ko na pinicturan. So, medyo paliitin natin ng konti. Paliitin natin ng konti. So, ayan yun mga ka-channel. So, paliitin ko lang. And then, i-crop natin pansamantala. Crop. Para lumiit. So, paliitin ko lang. Crop. And then okay. And then i-align natin siya mga ka-channel kasi hindi siya nakaharap ng maayos. Yan. So pag nandiyan na mga ka-channel, ang pangalawang gagawin natin is i-click lang natin tong remove background. And then mga ka-channel, i-mark nyo lang kung saan banda yung mga ano. Kung saan banda yung pirma nyo na gusto nyo yung i-attach. So, makikita niyo mga ka-channel, latong nakaputi na to, ibig sabihin yan yung ma-attach sa inyong ano, sa inyong signature. So, nakikita nito, mark areas to keep. Ibig sabihin, i-mark mo kung yung gusto mo lang ipakita na signature mo. So, pindutin natin. So, ibig sabihin kasi mga ka-channel, lahat ng itong mga to kailangan natin i-mark yan para masama sila. Kasi pag hindi nyo minark yan mga ka-channel, putor yung pirma nyo. So ayan mga ka-channel, pwede na yan. Tapos pag na ganyan yung mga ka-channel, hanapin nyo sa netinipe yung pangalan nyo. And then, ilalagay nyo lang yan doon. Ayan, ganyan lang. So napakadali lang mga ka-channel. So ayan, may pirma na kayo. Ganun lang kadali mag-attach sa Excel ng inyong pirma mga ka-channel. Nakikita nyo, na-attach na natin yung ating pirma. Punta lang po kayo dito sa insert. Tapos insert picture. Tapos picture, tapos pag nakita niyo na yung picture niyo, saka niyo i-remove yung background. Punta naman tayo sa Microsoft Word. Actually mga ka-channel, parang parehas lang din naman siya. Kailangan niyo din picturean yung ano niyo, yung pirma niyo para ma-attach niyo. So ang gagawin natin is punta tayo sa Microsoft Word. And then nandito tayo mga ka-channel, tulad niyo sa black documents ulit. And then ayan. So parang ganun din naman ulit mga ka-channel. Maglalagay ka lang ng pangalan dito kung saan mo i-attach yung pirma mo.
And then medyo lakihan natin ng konti mga ka-channel, and then ganyan, and then insert ulit, and then picture, parang ganun lang din naman yung gagawin yung mga ka-channel. Tapos kung saan nakasave yung inyong pirma, and then insert, and then yan na po. So ganun ulit yung gagawin mga ka-channel. So pwede nyo rin i-crop to para lumiit siya. Ayan ang mga ka-channel. Okay na yan. And then, ayusin natin. Kasi yung harap ng pirma natin is nangaganon. So, ganyan ulit. Tapos, remove natin ulit yung background. And then, ayan ulit. So, tatanggalin ulit natin yung mga background mga ka-channel. So, ang unahin natin is, tanggalin muna natin yung mga ikikip natin. So, tanggalin ulit natin yung background. Remove background. Tapos, ang gagawin ulit natin is, mark to remove. So, imamark natin yung mga tatanggalin natin. Yan. Tatanggalin natin. Okay. So, tanggalin natin yung mga ano mga ka-channel. Mga dapat tanggalin. Ilo. So, tanggalin natin. Tapos lakihan natin ng konti para makita natin. Okay. Tapos okay. Ayan, pwede na yan mga ka-channel. Tapos pagkatapos nyan, i-keep changes nyo lang ulit. And then ayan na po. Tapos para malipat nyo yan, ano lang kayo dito, in front of text, tapos move text para ma-move siya. Okay, para ma-move yung pirma nyo. Kasi pag hindi nyo ginanon, hindi nyo ma-move yung pirma nyo. So, ganyan lang. Pwede nyo siyang litan, ganun. Tapos, litan nyo. O, diba? May pirma na yung inyong Microsoft Word. Ganun lang siya kadali maglagay mga ka-channel. So, ang tanong, sir, paano po pagka PDF po? Lalagayin ko po lang ganyan ng pirma. Kailangan po editable yung PDF para pumalagay nyo dyan yung inyong pirma. Kailangan po ganun. So hanggang dito na lang yung video na ito mga ka-channel. Sana may narutunan kayo. Kung may narutunan ka ka-channel, huwag naman naman po sana kalimutan i-click yung like yan sa baba. Paklik na rin po ako ng subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Ang mga video sa YouTube channel na ito mga ka-channel is yung mga bagay na pagka nanood ka ay may matutunan ka kahit konti. So hanggang dito na lang mga ka-channel. Maraming salamat po.